Para kanino ka nabubuhay? Purihin ng Diyos sa pagdiriwang natin ngayon ng kapestahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. Sa pagtatanggol ni San Lorenzo sa pananampalataya kay Kristo, pinahirapan siya at pinatay sa pamamagitan ng pagdadarang sa kanya sa isang parilya. Itinulad siya sa isang baboy na nililitson. Sa kabila nito, nagawa niya pang magpatawa at sabihin na luto na siya sa kabila naman. Ang lahat ng hirap at pasakit, kanyang tiniis, alang-alang sa pananampalataya. Ang pag-aalay ng buhay ni San Lorenzo ay nagbunga ng sagana sa ating inang simbahan, katulad ng butil ng trigo na nahulog sa lupa, namatay at namumunga ng marami. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na ang sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, nananatiling nag-iisa ang butil ng trigo kung hindi mamamatay pagkahulog sa lupa. Ngunit kung mamamatay naman ito, maraming bunga ang idinudulot nito. Nagpapahamak ng kanyang sarili ang umiibig dito. Ngunit iniingatan ito para sa buhay na walang hanggan ng napopuot sa kanyang sarili dito sa mundo. Sundan ako ng naglilingkod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din ang tagapaglingkod ko. Kung may maglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama." Para kanino ka bumabangon? Yan ay isang patrasta sa telebisyon ng isang sikat na tatak ng kape. Ang patrastas na iyon ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino dahil dinadala tayo pabalik sa ating puso kung saan masisilayan ang totoong sagot. Ngunit kapanalig at kaibigan, ang aking tanong sa iyo, para kanino ka nabubuhay? Ikaw ba ang taong masaya ngunit laging may kulang? Ano ba ang importante ngayon sa buhay mo? Ang iyong kasikatan, tagumpay, kayamanan at kapangyarihan? Samahan niyo akong pagnilayan natin ang ating ebanghelyo ngayong araw mula sa kasulatan ni San Juan, kung saan inahilintulad ni Kristo ang buhay sa isang butil ng trigo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, nananatiling nag-iisa ang butil ng trigo kung hindi ito mamatay pagkahulog sa lupa. Ngunit kung mamatay naman ito, maraming bunga ang idinudulot nito." Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay. Ngunit sa paglalakbay na ito, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus, ang ating pamilya, kaibigan, katrabaho, kapatid, kapanalig. No man is an island, ika nga. At ang daan sa paglalakbay natin dito sa lupa is the way of the cross. At sa maraming beses, dapat maging katulad tayo ng isang butil ng trigo na nahuhulog sa lupa at namamatay upang magbigay buhay sa iba. Napakahirap magpakumbaba at magpatawad, lalo na kung ang iyong pagkatao ay dinungisan at sinira ng mga tao na malapit sa iyo. Ngunit dito tayo hinahamon, katulad ng butil ng trigo na dapat mahulog sa lupa at mamatay upang ang pag-ibig ni Kristo ay mabigyang buhay sa atin. Sa araw-araw na tayo'y bumabangon, samot-saring hamon sa buhay ang ating hinaharap. Piliin sana natin na mabuhay para kay Jesus, para sa ating pamilya, mga anak at sa ibang tao, lalo na yung nangangailangan ng ating
pangunawa, pagpapatawad, pagkalinga at tulong. Walang saysay ang kasikatan, tagumpay, kayamanan at kapangyarihan natin sa buhay kung tayo ay nag-iisa at wala ang Panginoon sa ating buhay. Malinaw ang ating ebanghelyo. Napapahamak tayo kung tayo ay makasarili. Walang pagpapakumbaba, sakim at makamundo. Hindi ito ang gusto ng Diyos para sa atin. Katulad ng ginawa ni Kristo na inalay ang kanyang buhay para sa atin. Nararapat lamang na ialay din natin ang ating buhay para sa iba. Ang sabi nga niya, sundan ako ng naglilingkod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din ang tagapaglingkod ko. Kung may maglilingkod sa akin, pararangalan siya ng Ama. Ito ay lubos na nauunawaan at isinasabuhay ni San Lorenzo, Diakono at Martir, na ngayong araw, ginugunita natin ang kanyang kapistahan. Si San Lorenzo ay naging martir noong Agosto 10, 258, sa panahon ng pag-uusig ng nooy Emperor Valerian. Siya ay naging kataas-taasang awtoridad ng simbahang Katoliko at naging ingat-yaman ng simbahan sa Roma. Siya ang guardian of the church treasures. Gusto sana siyang palayain ng emperor sa kondisyon na dapat niyang isuko ang lahat ng yaman na pag-aari ng simbahan. Noong siya ay humarap sa emperor, isinama niya ang mga taong mahihirap, may karamdaman at may kapansanan at sinabi niya, ito ang lahat ng kayamanan ng simbahan. Kaya, dali-daling siyang dinala sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pag-ihaw ng buhay sa parilya. Totoong si San Lorenzo ay isang taong hindi lamang nabubuhay para sa kanyang sarili, ngunit nabubuhay siya para kay Jesus at sa iba. Sa kanyang buhay, pinili na niya na maging butil ng trigo, na matay para magbigay buhay sa pag-ibig ni Kristo. Kaibigan at kapanalig, para kanino ka bumabangon? Para kanino ka nabubuhay? Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.